Ano yung mga nililook forward mo na nag-inspire sa'yo? Kasi nung time na yun, hiwalay ako sa asawa ko. Sobrang depression yung na, ano, dumating sa buhay ko. Parang gusto ko ng bitawan na lahat. Tapos dumating sa time na hindi na ako makain. Isang beses na lang siguro. Tapos pag kumain ako, sinusuka ko. So, lagi na lang umiiyak. So for today's episode, I'd like to introduce you the person behind the success of Milo and Friends. Let's all welcome Mr. Tristan Huertas. What's up, Mama Milo? Ako po ang inyong trainer, Tristan Huertas. So ayun, thank you so much. Thank you so much for that. Syempre, kamusta na, buddy? So, parang yun yung start ng, ano ko, yun yung start ng aking parang icebreaker, gano'n. I'd like to ask you kung kamusta ka. Kasi it's been a long time since we've met, right? Like, yes, absolutely. Sige, ano lang, yung saktong conversation lang natin. So, ayan. Gusto ko lang kamustahin, how have you been, like, nung mga panahon na... Hindi tayo nakikita. Yeah, mga panahon na hindi tayo nakikita. Okay naman. Lagi akong busy. Busy talaga ako sa pagtuturo ng mga aso, pagbablog, at kung ano-ano pang pwede kong pagkakita. Okay. So, salamat. Kasi alam ko naman talagang busy ka. Kasi pag nag-shot nga ako, medyo busy ka rin talaga. So, ayan talaga. Ang purpose kasi talaga nito is, I want people to know your journey. Paano ka naging isang Tristan Huertas? Na paano ka naging sikat na dog trainer? Ano ba yung mga pinagdaanan mo noon na parang pagbabalik-balikan mo, ma-inspire yung mga tao dun sa mga stories na yun? Actually, ano, hindi ako sikat. Para sa akin, sikat si Milo. Si Milo ang sikat, yung asa ko. Tsaka yung mga... Ang sikat, yung mga asa ko, hindi ako. Kumbaga na lang ako, manager lang ako. Wow, manager! Pero kilala ka eh. Kilala ka rin talaga. Like yung sa restaurant kanina. Yung sa restaurant kanina, kilala ko po yun. Nakasubscribe po ako doon. Ah, talaga. Kilala ka, sinabi sa akin doon. So yes. So yun, actually talaga, nung kabataan ko, bata pa naman ako. Nung kabataan ko, banda talaga ako. Mahilig talaga ako tumugtog. So, nung grade 6 ako, drums na yung trip ko. Mm-hmm. So, drums ako. Tapos lately, nung mga nasa 3rd year to 4th year high school na ako, gusto ko mag-gitara na. Mm-hmm. So, banda na kami. Tapos, during those times kasi, padre ko, politician. No? Mm-hmm. Na-relate naman ako sa politics. Pero ang habis ko talaga tumugtog. So, ginagamit ko yung pagtugtog ko sa pagiging politician ko. Mm-hmm. Tapos, sumunod noon, siyempre nag-aaral ako, hindi ko pa rin talaga tumugtog. Graduate ako ng political science, tapos nag-aaral ako ng law sa San Sebastian College of Law. Tapos medyo marami akong bagsak dun. Marami akong bagsak. Kasi tamang talaga ako mag-aaral. Gusto ko lang tumugtog. Tapos nag-stop na ako mag-aaral, naging empleyado ako sa city government of Antipolo na administrative staff. Tapos after nun, naging barangay captain naman ako. Sure. Naging barangay captain ako noong 2013 to 2018. Tapos, girlfriend ko nun, alam naman nila, girlfriend ko si Krisha. Uh-huh. So, gusto namin meron kaming pampawala ng stress. Kaya bumili kami ng aso, si Milo. So doon nag-start yun. Anyway, ang kwento talaga ni Milo, napakaganda ng kwento niya. Uh-huh. Kasi magkasama kami ng ex-wife ko. Madalas kami manood ng mga old movies. Lalong-lalo na yung The Mask. Ah, okay. Kung saan nandun si Jim Carrey, diba? Yes. Jim Carrey, may aso siya doon, Milo ang pangalan. Ang galing kasi nung eksena na yun, kung di ko matatandaan ko, napakagaling, hindi ko napakagaling ng eksena doon. Kasi nung nakakulong si Jim Carrey, nautusan niya si Milo, kunin yung susi. Doon sa, doon sa guard na nagbabantay sa kanya. So yun, nautusan yung si Milo, kinuha yung susi, tapos ano. Sobrang natuwa ako dun sa old movie na yun. Tapos kinagabihan, hindi ka maniniwala sa akin na nag-inip ako na meron daw akong aso. Ang pangalan, Milo. Okay. Yun talaga kwento nun. Mm-hmm. Tapos kinabukasan, pumunta kami sa Trinicitas, Pasig. Actually, yung father ko noon pa, mahilig na talaga sa mga aso. Sobrang hilig niya sa aso. Pero ako, wala akong hilig sa aso. Kasi ang kukulit niya mga yan eh. Tapos pag pumapasok ako nun sa school, kasi from Antipolo to Maynila, minsan nakakatapak pa ako ng tayo, visit na visit ako sa mga aso.
Pumunta ako sa yun, ayun na nga. Pumunta kami ng father ko, bibili namin yung aso. Jack Russell, maliit. Uh-huh. Ang laki ng tiyan. Hindi, ang laki ng ulo. Ang laki ng tiyan. Liit lang eh. Buti. Ang pangit pa rin niya. Oo, oh, yan yung word ko talagang pangit. Kasi yung tenga niya, butos-butas. Yung parang may galis-galis yung tenga niya. Uh-huh. So, nung nandun na kami, ng father ko, sabi ng father ko, huwag mo nabilin yan. Uh-huh. Mahal yung Jack Russell, 10,000 eh. Uh-huh. Siyempre, parang may captain lang naman ako. 10,000. Pero may pera ako nun, kahit pa paano. Ngayon, umuwi na kami from Pasig to Antipolo. Mm-hmm. Yes. Eh, alas 7 ng gabi, sasarado na yung Genesitas. Siguro mga 6 ako nakarating dito. Pagkarating ko dito sa Antipolo, sinundo ko yung girlfriend ko si Krisha. Mm-hmm. Binili pa rin namin yung aso. Say by the bay, kasi pasarado na eh. Binili pa rin namin yung aso na yun. Mm-hmm. Na pinangalanan ko ang Milo. Milo. Ah. Yun yung kwento noon. Kaya nagkaroon ako ng aso ngayon. Ngayon, nung barangay captain ako noong 2014, pampawala ko ng stress si Milo. So, natutunan natin namin na magturo doon paunti-unti. Napakakulit ng aso yun, tsaka kakaiba siya, lagi lang siya nakatingin sa'yo. Titingnan ka lang yung palagi. Pero napakadaming siniro ang mga gamit. Tapos, nag-train-train na ako, nagpo-post ako sa Facebook namin. Wala, kami lang nagla-likes. Kami dalawa lang yung girlfriend ko nun, si Krisha. Kami dalawa lang. Mga kumag-anak namin, walang pumapansin. Pero nung 2016, ito na ako ito nun. Uso kasi yung Pokemon Go. Yung Pokemon Go, na kung saan yung mga tao naghanap ng mga Pokemon. Trending yan eh. Tama. Diba? Trending. So, ang pinus ko nun, ang title ko nun, ito yung aso ko. Ito yung Pokemon ko na utusan. So, doon na trending yan. Tapos, malaking tulong talaga sa amin yan, guys. Ano? Yung Filipino Vines. Oo. Yun kasi yung pinakasikat noon eh. Nung kasagsagan ng Facebook. Mm-hmm. Filipino Vines, di ba? Pinakamaraming followers, pinakamaraming nanonood dyan. So, shinira siya doon. Doon nag-viral lalo yun. Tapos, sumali kami sa isang dog lovers group. Na-kick kami doon. Bakit? Hindi ko alam kung anong dahilan na-kick kami. Kaya, gumawa naman kami ng page. Pinangalan namin, Milo and Friends. Mm-hmm. Ayun. Doon na nag-start yun. Noong 2016, kinontak kami ng umagang kay ganda. Mm-hmm. Pwede, hindi pala umagang kay ganda. Unang hirit. Yan yung unang-unang labas namin sa TV. First ever guesting talaga natin sa TV. Sobrang kabado pa ako. Oh. Sobrang kay captain ako noon. Monday yun. Nagpaalam ako sa mga staff ko doon na atin doon ako sa umagang kay ganda. Kasama ko si Milo. Mm-hmm. So yun. Nakakatuwa kasi akala ko hindi susunod si Milo, nakapag-perform kami ng maayos at maraming natuwa. So doon na lang, sunod-sunod, hindi ko na maalala kung iba't ibang TV stations lumabas na yata ako ni Milo. Pero paano mo na-figure out? Like, naisip mo ba sa sarili mo na kaya ko bang mag-aso? Sa totoo lang kasi. Train ng aso? Oh, magandang tanong yan. Ako kasi yung taong mahina sa academics. Hmm. Pero kapag may ginusto akong bagay, magagawa ako. Ganun ako. Parang inaral ko nga din yung sarili ko, ADHD yata ako eh. Kasi may mga Hollywood actor na ADHD. Sila yung may ginusto silang bagay. Talagang oh, super ano sila. Oh. Tapos wala silang narinig sa paligid nila. Oh. Doon lang ako. So ganun yung ginawa ko. Okay. Eh nakita ko rin, napansin ko rin, technically speaking, si Milo magaling, matalino eh. Kaya maraming magagawa itong asin ito. Okay. So yun, kaya nanonood ako sa YouTube, pero hindi ko magawa sa personal. So doon ko natutunan na ang pagtuturo pala sa aso, case-to-case basis. Hindi pala yung lahat ng napapanood mo magagawa mo sa aso. Oo, tama. Depende, ganito ba yan. Mamaya pwede natin discuss yan kapag may nagtanong about sa dogs. Pero yun yung nangyari. So nagsunod-sunod. Hanggang magkaroon na ako ng Hershey. Dumadami yung aso. Nanganak si Milo at si Hershey, nag-asawa, nagkaroon ng Oreo. Oh, si Oreo. Ang tawag si Kinder. Si Lala, si Fiona, si Pia. Yan. Sobrang dami pala, no? Si Milka, yan. Si Taal, dito pa ba? Si George. Si I remember Taal. Si Taal. Yeah. Kaya lang namatay na yung tatlong dogs kay. Ang namatay dyan si Hershey, si Taal, at si Oreo. Patay na sila. So sa ngayon, meron na lang akong 9 dogs. Kasama rin pala dyan si Nito. Nito. Anak ko yun ni Milo. Yun yung ano, diba? Yun yung bagong terrain? Hindi. Si Ovaltine. Ako nga pala si Ovaltine. Ako naman yun ni Milo. Oo. Oh, ako yun. Grabe no. Nashocked ako kasi ang daming aso. Tapos ang dami mong
tinitrain recently? Ngayon? Oo, madami. Balilang ang aso na yun nandun sa dog hotel? Sa ngayon, meron kaming 23 dogs na nandun sa bahay. Mm-hmm. Iba pa yung mga inaalaga na yung pinapaalaga yung dog hotel. Iba pa yung aso ko. Oh, okay. Kasi madalas napaprioritize talaga yan yung mga students namin. Wait, ako curious ako sa dog hotel. Mm-hmm. Kasi usually, di ba, ang mga tao pag pupunta sa hotel, nagpa-pamper, mm-hmm. like, mapanail sila, massage, or whatever, ganun. Ano yung ino-offer sa dog sa hotel? Sa dog hotel namin, simple lang naman eh. Mm-hmm. Nandun sa cubicle yung aso, naka-aircon, iso-socialize, mm-hmm. ilalakad. Ah, may kasamang training na din? Hindi siya totally training. Parang nagbakasyon lang yung aso. Ang alagaan namin, nasa cubicle yun nga. Cubicle siya, training, socialization. Hindi pala training, walking. Ganun lang, routine nila sa dog hotel. Mm-hmm. Sa training kasi, mas focus kami. Kumbaga kung ano yung mga behavioral problem ng mga aso nila, doon kami nagpo-focus. Kunyari, nangangagat. Mm-hmm. Kailangan mahawakan namin yan. Mm-hmm. Anyway, ang kwento naman kung bakit ako naging dog trainer, mm-hmm. inunahan na kita. Bakit ako naging dog trainer? Nung nagpa-viral si Milo, ang dami nang message sa akin. Hindi nila mini-message, hindi nila tinatanong kung paano ko nagawa yung mga ganung turo sa aso. Kay Milo kumuha ng mga gamit, mag-gitara, mag-skateboard, sumayaw. Hindi nila tinatanong kung paano ko naturo yung kay Milo. Ang tinatanong nila, Sir, bakit yung aso ko ang kulit pag naglalakad kami makatap? Yung aso ko, parang nakita ng pusa, nagwawala. Mm-hmm. So, sabi ko sa sarili ko, maganda palang trabaho to kasi nag-enjoy ako turo ng aso eh. So, ang ginawa ko, nung dumadami na yung aso ko, sabi ko sa sarili ko, itetrain ko muna yung mga aso. Gusto ko maging dog trainer. Yes, itetrain ko muna yung mga aso ko. Pag napasunod ko na yung mga aso ko, at sa tingin kong kaya-kaya ko na silang pasunurin, tsaka na ako mag-uumpisa mag-train ng aso, ng iba't ibang aso. Tama. So, ito yung naging career ko ngayon, dog trainer. Mm-hmm. So, sa pagiging dog trainer ko, naging vlogger na rin ako. Oo, nagkaroon na rin, yun nga, Facebook page. Mm-hmm. Wala pa akong makita nun eh. Ewan ko ha, siguro kumikita na sila noon. Pero kasi ako, yung YouTube channel ko, ano lang 2017 yan makikita nyo. Mm-hmm. Pero hindi yan monetized kasi hindi ko pinapansin. Kasi nga, sa Facebook page ako palagi. Ah. Ganun. So, yung kasikatan ni Milo, sinabayad ko ngayon ng servisyo at negosyo. Pero yung ginawa ko. Mm-hmm. So, ang dami mo ng pera, Mr. Christopher. Hindi madami pera. Siguro, masasabi ko lang na blessing talaga yung mga aso para sa akin. Mm-hmm. So, hindi rin naman ako mayaman. Pero, blessing in disguise dahil nakapagpundar ako, nakabili ako ng eto bahay, mm-hmm. nakabili ako ng mga sasakyan. Tama. Ito, stable naman yung pagtitrain ko ng mga dogs. Sino yung mga na-train mo na mga sikat na tao sa mundo natin? Actually, medyo nakakatawang isipin dahil sa pagtuturo ko ng aso. Never in my wildest dream na mamimit ko yung mga artista, yung mga sikat na artista. Unang-unang naging malaking break namin is yung Fantastica. Yan. Movie yan ni Vice Ganda. No? Ang naging role dyan ni Milo is parang siya yung Prince, parang ano tawag dito, alalay siya eh. Parang ganun naging trabaho ni Milo sa Vice Ganda. Doon ko na-meet yung mga iba't ibang artista. Si Vice Ganda, si Chocolate, buhay pa siya noon. Mm-hmm. Yung mga kasama niya, si Richard Gutierrez, si Dindong Dantes, uh-huh. at kung ano-ano pa, si Nga Kisses. Madami kasing artista yun kasi nga, ano yun eh, yung MMFF. Yes. Ano yung ibig sabihin ng Metro Manila Film Festival. Metro Manila Film Festival. Yes. Kaya malaking project talaga yun na na break din ni Milo. Mm-hmm. Tapos, ang pinakamalaking break talaga namin yung Unforgettable. Yes. Autistic dun si Sarah Geronimo. Tapos, ang naging parang therapy dog, service dog niya, si Milo. Yun ang naging partner niya. Oo. Simula nung namatay yung lola niya. Nawala yung lola niya rin. Oo, nawala yung lola niya. Anyway, panoorin nyo na lang sa Netflix. Yo, nasa Netflix yun! Wala na pa sa Netflix. High number one yan sa Netflix. Nag-training siya! Training number one! Totoo! So, ayun na nga. Bago pa kami magkaroon ng movie na Unforgettable, may beast na talaga na kami. Naging kliyente namin si Yen Santos. Oh! Yan si Yen Santos. Si... sino ba ba? Kim Molina. Yan si Kim Molina. Mm-hmm. Randy Santiago. Si Queenie Ribari. Tama ba? Queenie Riva. Ribery. Riva? Oo, si Riva. Ah, okay. Si Riva. Hindi ko na maalala yung iba. Oo, ang dami talaga. Hindi ko na maalala. Yung ibang mga vlogger, yung aso ni Lloyd Cadena, ako nag-train mo. Ay, totoo? Aso ni Lloyd Cadena. Yung aso ni Bon Ordona! Bon Ordona, yan. Kay Shakespeare.
Kanina? Chick's Diary. Sila yung mga pioneer ng mga vlogger eh. Si Chick's Diary. Naging nag-train din ako sa aso niya. Yan, isa rin nung ako rin nag-train ng aso niya. Si Nina. San Samu yun. Sino pa ba? Si Moira. Dream. Oh, si Moira. Si Moira. Train mong dogs. Anong dog ng Moira? Mga Shih Tzu. Ah, Shih Tzu. Yan. Yan yung mga na-train ko. Kaya ano, sobrang ano, nakakataba ng puso. Namamit ko yung mga sikat na tao yung mga yan. Tama. Ayun. Kaya ang sabi ko tuloy-tuloy. Ngayon, ang pinaka-big time na naging client natin na tinitrain yung dog nila, si Mia Guerrero. Wow! Mia Guerrero, si Rance, si Kelsey, at kay Natalia. Wow. So, meron silang rescue dog doon. So, pinontak nila ako. Mm-hmm. So, isa sa mga pinaka-sikat ng vlogging dito sa Pilipinas. Yung tama. Client natin. 14 million yun, di ba? Isang karangalan nga naman. Karangalan talaga yun. Kumbaga, yung service ko, yung siyempre, pag training, may bayad, no? Oo. Oh, wala yun, may bayad eh. Pero yung makapagpa-picture ako sa nila, makausap ko sila in person. Diba? Napakasarap sa pakaramdam ko bilang sa dog trainer. Oo, tama. Parang, ano, legacy na yun sa part ko. Tama. Ang dami mo ng achievements. Tapos, di ba nandito ka na sa peak ng career ko? Mm-hmm. Ano yung mga nilook forward mo na nag-inspire sa'yo? Na... Actually, ang pinaka-mabibigat na nangyari sa akin is, ano, ayun, nahiwalay ako sa asawa ko. Mm-hmm. Nahiwalay ako. Siguro hindi ko na ikukwento yun dito, medyo personal. Mm-hmm. Nahiwalay ako sa asawa ko. Kasi nung umpisa kami ng asawa ko, magkasama talaga kami. Nag-umpisa kami na talagang maliit, wala talaga. Wala kahit ano. Nag-umpisa lang kami na magkasama lang kami. Nagkaroon ng aso. Mm-hmm. Nagtutulungan kami hanggang napunta sa hiwala yan. So, after 1 year, nag-agaw buhay naman ako. Oo, tama. Kasi na-open heart surgery ako. Okay. Natakala ko mamatay na ako. Pero, ganun pa man, maraming pagsubok dumating sa buhay ko. Yung aso ko pa rin ang mga tumulong sa akin. Sila pa rin yung kasi nung time na yun, hiwalay ako sa asawa ko. Sobrang depression yung na... ano, dumating sa buhay ko. Parang gusto ko nang bitawan na lahat. Ayoko na mag-train ng aso, ayoko na mag-vlog, ayoko nang kumilos. Tapos dumating sa time na hindi na ako makain. Isang beses na lang siguro. Tapos pag kumain ako, sinusuka ko, lagi na lang umiiyak. So medyo yun yung depression na naramdaman ko. Pero ang tumulong talaga sa akin yung mga aso ko. Yan si Milo, si Nido, si Milka, at mga aso ko. Sila yung tumulong sa akin para makarecover. Tapos yun, after naman nga, 1 year, natake naman ako sa puso. Meron akong rare condition na tinatawag na aneurysm. Mm-hmm. Usually kasi sa tiyan yan, tsaka sa utak. Oh. Pero sa akin, aneurysm sa main artery ko, sa puso. Mm-hmm. Yun na muntikan ko na ikamatay. Pero ano, napakabait ni Lord God, binigyan niya pa rin ako ng second life. Ganun yung nangyari sa buhay ko. Mm-hmm. Okay. Pero yung tao dito, di ba yung sa surgery mo, sobrang, nung nasa ospital ka, mm-hmm. St. Luke's, right? Mm-hmm. Ang daming nagpa-fundraising para sa'yo. Mm-hmm. Alam mo yung talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong sa akin. Kasi, sa totoo lang, may mga napundar naman ako. Pero ayaw ko kasi na dumating sa point na, nabili ko kasi itong bahay na to. Mm-hmm. Ito dito sa San Mali. Na nabili ko siya, tapos bigla naman nang natapit. Okay. So nangyari, ubus talaga yung pera. Kaya, kasi sa totoo lang, mas marami akong outcome na pagtulong sa tao. Pero hindi kasi, hindi ko kasi expected na darating ako sa time na hihingi talaga ako ng tulong. Okay. So dahil ang laki kasi ng gastos dun sa major operation ko, yes. Hindi ko kakayanin. Kasi sa totoo lang guys, umabot ng 2.4 million yung gastos. Hanggang ngayon, nagbabayad ako. Paunti-unti naman. Paubos pa, tapos na yan, di ba? Ayun. Humingi talaga, pinapalan ko yung mukha ko. Pero hindi ako na-mention na humingi na tulong. Humingi ako ng tulong sa mga followers natin. At sobrang thankful talaga. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong sa akin. Nung time na talagang kailangan ko. Awa ng Diyos, nabuhay ako. Ito na ulit ako, malakas na ulit ako. Nagtitrain na ulit ako ng aso. Tapos bumabawi ako. Hindi ko man mabawi ang lahat ng mga tumulong sa akin. Pero nagpapasalamat ako. At para sa akin, gumagawa ako ng pagtulong din sa mga tao, kahit walang camera. Eh, pero matanong ko lang, ano yung inspiration mo? Like, aside from Milo, Ang pinaka naging inspiration ko sa mga pagsubok ko sa buhay, anak ko talaga. Kasi nasa akin yung anak ko. Mm-hmm. Kumbaga, mawala na lahat. Siyempre kasama yung anak ko. Ay, di. Mawala na lahat. Huwag lang yung mga aso ko. At lalong-lalo na yung anak ko na si Kanya. Yan ang inspiration ko talaga sa buhay. Kumbaga, kayamanan ko talaga sa buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pagmamahal ng isang tatay, di ba? Kahit na sabihin mo wala kang anak na tao, ikaw pa rin ang tatay. Ako, tatay ako ng mga aso ko. Mm-hmm. Ano eh, doon mo marirealize na, eh. Doon masarap ibuhos yung pagmamahal yan sa mga tao yan.
Eh, masarap ibuhos yung pagmamahal sa anak mo. Tama. Kasi ano eh, ang sarap sa pakiramdam na ang sarap ibuhos yung pagmamahal sa mga anak natin. Tama. Lalong-lalo na sa mga ayo. Kasi sila yung mga nilalang sa mundo na kapag binigay mo yung pagmamahal mo, susuklian nila ng buong-buong pagmamahal, pati buhay nila, kasama nila. Tama. Oo, oh, yun. Yun yung natutunan ko. Mas masarap pagmahal ng mga aso kaysa ng tao. Charot! Ako din kasi, ako personally dog lover. Ako kilala mo naman ako yung baby, di ba? So, ayun. Nagpapasalamat din ako sa'yo kasi tinrain mo din naman si Princess talaga. And, syempre, mabait naman talaga yung baby ko. Nasuwan ko lang talaga ng bahagyang-bahagya. So, ayun. Actually, super na-inspire ako. Actually, alam kong tumutulong ka na nakita ko rin. Actually, may pinapost ka rin naman na tumutulong ka at alam kong may off-cam din na tumutulong ka talaga sa bawat tao. Lalo na yung best friend mo kanina. Nakakwentuhan ko siya, tapos parang sabi ko, dog trainer ka rin, sabi ko ganyan. Ay, di, ako yung nag-deliver ng mga, ano, ng mga products mo. Ito yung mga products, girl. O, di ba? Yung mga products, tapos available siya sa shop. Diba? Siya yung nagde-deliver pala nun. Kaya alam niyo yung area banda sa amin. Parang naisip ko, ah, lahat nga ng malalapit kay Tristan, talagang tumutulong talaga siya na ako. Actually, ano eh, hindi ko sila pinituring ng mga empleyado. Pinituring ko sila sa mga pamilya ko talaga. Oo. Pamilya ko. Kasi, ano eh, tinuruan ko sila mamingwit ng isla. Tama. Parang binigyan mo sila ng opportunity to grow din, diba? Tama, exactly. Kasi kung ibibigay mo mismo dyan pera, walang mangyayari. Pero kung tutulungan mo sila man na magtrabaho, bibigyan mo sila ng yun, opportunity na kumita rin ng pera katulad ko. Eh, malaking bagay yun. Hindi lang para sa kanila, pati sa pamilya nila. Oo, oh, tama na yun siya. So, anong masasabi mo sa mga bata? Kasi may mga bata kang ano, fans na tinitrain din nila yung mga dogs nila. Mali mo sila yung future na Tristan Huertas, diba? So, ano yung mga mapapayo mo sa mga aspiring dog trainer? Actually, ano eh, lahat naman tayo, lalo na yung mga dog lovers na may aso, lahat tayo lifetime dog trainer ng mga aso natin, diba? Tama. Nakakatuwa lang na ang daming mga bata na kapag nakita si Tristan Huertas, nakita yung Milo and Prince, natutuwa sila. Ang sarap sa pakiramdam ko na na-influence ko yung mga bata ngayon. Alam mo bakit? Kasi mag-alaga ka lang ng aso. Kapag sobrang, pansinin mo, sa lahat ng dog lover, sila yung mabubuting tao. Walang alugola. Sabihin mo kahit sabihin mo, wala namang perfectong tao, di ba? Tama. Pero pansinin mo, kung sino yung mga dog lover, sila yung mabubuting tao. Oo. Bakit? Bakit? Let me explain it this way. Alright. Kasi kahit anong ugali ng isang tao na sinasabi kong may aso, o kunyari masungit yan, may soap side yan. Ano yung soap side niya? Aso. Meron nga akong isang kaibigan, producer siya sa isang pelikula. Pag mainit na ulo ko, alam mo kung anong ginagawa ng mga kasama ko, papakitaan lang ko ng aso. Nawawala ng init na ulo. Oh. So yun yung soap side namin. Natin mga dog lover, mga animal lover, yun yung soap side natin. Tingnan mo, di ba? Doon ako mas nagiging ano yun. Kumbaga, yung aso para sa akin, di ba? Yung aso yung magtuturo sa'yo para maging mabuting tao pa. Exactly. Sometimes ganun eh, no? Pero maraming matututunan sa aso, tapos mas marami din matututunan sila sa atin. Akala nila kasi, kapag nagtuturo ka ng aso, yung aso lang yung tinuturuan mo. Hindi mo alam, napapansin yung tinuturuan ka rin ng aso. Though, hindi silang nagsasalita. Bakit? For example, paano mo mapapakalma ang isang matapang ng aso? Dapat din doon maging matapang. Not necessarily maging matapang. Kailangan ko yung unang maging kalmado. Kapag kalmado mo, mararamdaman niya, kalmado mo. Ipapasok yung energy mo sa kanya na kalmado. Lalapit sa'yo na yung aso. Yung mga matatapon ng aso. Doon, yun yung ano, yun yung natutunan ko eh. Bago mo mapasunod yung aso mo, sa totoo lang. Bago mo mapasunod yung aso, ang isang aso, kailangan mapasunod mo muna yung sarili mo. Makontrol mo muna yung emotion mo, yung feelings mo. Oo. Para mapasunod mo yung isang aso. Yun yung katotohanan mo. Ako kasi takot ako sa aso pag sometimes pag hindi ko aso, ganyan. Pero pag sa aso ko, syempre hindi ako takot. Paano mo mapapayo sa akin pag gano'n? Kasi alam mo, sa mundo kasi ng mga ayo, iba dyan eh, baligtad. Sa mundo nating mga tao, kapag may mahina, may takot, tutulungan natin. Sa mundo ng hayop, sa animal kingdom, pag mahina ka, takot ka, idodome ka lalo. So, kailangan, mas maging kalmado ka, pero dominant. Kalmado ka, pero leader ka. Oo, parang nagbabasid-masid ka rin, gano'n. Hindi, parang sa pack of dogs. Sa pack of dogs kasi, may higher group position dyan. Laging mayroong alpha yan. Ano yung alpha? Strong and calm.
Strong and calm ang alpha. Si Perseus. Strong and calm. Yung sinasabi mo, si Perseus kasi dominant siya. Dominant si Perseus. Strong, hindi. Hindi din siya strong. Yeah. Strong siya, pero hindi siya... Siya calm. Ang mga alpha, sila yun nga. Sila yung mga strong, calm, confident. Si Kinder. Si Kinder sa misit yan. Ano yan? Gaya-gaya yun sa mga maliliit. Ano yan? Binansagan mo nga yung bonjing. Bonjing yan. Kahit malaki siya. Oo, kasi umuto yun sa mga maliliit na aso. Ang aso, pag lumapit sa'yo, inamoy ka. Tapos lumayo na sa'yo, tapos humiga na siya sa gilid. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng respeto sa'yo. Ah, okay. Ganun yan. Di ba? Pakatama. Kaya lang, hindi kasi alam yun ng mga tao. Kasi siyempre, dog trainer ako, is slash dog behaviorist ako. Slash! Blogger! Slash dog behaviorist. Kasi ang patutunan ko sa pagtuturo din ng aso, hindi lang yung disobedience, kundi kung paano magbasa ng body language ng aso. At kung paano maintindihan yung mga sinasabi nila. Oo. At kung ano yung mga definition ng mga ginagawa nila. Kaya ako, lalo na kapag may kliyente ako, lalo na yung mga vlogger, ni-interpret ko behavior ng aso nila. Kaya naiintindihan nila yung aso nila. Kaya since 2017, lagi ako may client. Tama! Kasi natutuwa sila dun sa ginagawa kong training program. Ganito po yung ginagawa ng aso nyo. Mali po yung ginagawa nyo. Ito po yung ginagawa ng aso nyo. Kailan ka magkukorek, kailan ka hindi magkukorek, kailan ka mag-i-ignore. Mm-hmm. One thing I remember and I learned from you before, parang sinasabi mo na parang binibaby mo kasi yung aso ko eh. So parang hindi naman baby yung tingin, hindi naman parang baby yung tingin ni Percy sa akin. Parang aso lang din yung tingin. Kasi ganito yun. Ganito. Iba ako bilang tatay ng anak ko na si Anya, tao, na-spoil ko talaga yung anak ko. Aminado ako doon. Pero naniniwala ako na paglaki ng anak ko, pagiging mabuting tao siya. Kasi may utak siya, intellectual siya. Ang aso kasi, pag ini-spoil mo siya, ito lang yun. Let me explain this way para mas maintindihan natin sinasabi ko pagdating sa mga aso. Sige. Karamihan ng mga kliyente ko, dog lover. So, pag sinabing dog lover, love. Ngayon, yung love, nabibigay mo sa maling state of mind ng aso. For example, yung i-aso mo, nilagay mo yun sa kulungan. Nag-iiyak. Iiyak. Ikaw bilang tao, ay kumawalan mo yung aso. Pakakawalan mo siya. Yeah. Ngayon, since instinto lang mga aso, at hindi sila nakakaintindi ng salita ng tao, hindi sila intellectual natin katulad mga tao, tinuruan mo siya, accidentally, na kapag nasa kulungan ka, umiyak ka para palabasin kita. Okay! Oh my diba? God! So, so nare-rewardan niya. Kaya lang dog lover, diba? Pag sinabing dog lover, nauna palagi lang. Kaya lang, nagiging mali, yung love mo, nabibigay mo sa maling pagkakataon. Hindi ganun yun. Hindi dapat. Hindi dapat ganun. Para mas makontrol mo yung aso, ihuli mo palagi yung love. Masuunahin mo palagi yung disiplina sa aso. Kasi pag disiplina rin yung aso, nagkakaroon siya ng batas, ng hangganan. At ng limitasyon. Boundaries. Grabe, dami na natutunan. Actually, malawak talaga kasi pagdating sa aso. Sobrang lawak niya. Anyway, ayun yung mga technicals na yun. Siyempre, pag gusto ng mga viewers na magpa-dog training, di ba? Siyempre, dito lang tayo sa Milo and Friends. Actually, maraming naman. Ang ginagawa ko kasi talaga ngayon, guys. Siyempre, mas gusto kong palawakin yung Milo and Friends. Nakikipag-tie up ako sa ibang mga dog trainers ngayon. Meron tayong trainer sa Laguna. Ngayon, may kumakontak sa Remondino. May magiging trainer ako sa Nuevecia, Pampanga. Kahit nasan lupalo kayo ng Pilipinas, kukontakin ko lang kayo. O kaya kung tatawagin, tagasan po kayo Pampanga. Aming trainer tayo dyan. Ito po training natin dyan. And there's a chance you can visit them din. Yes. Yeah, so, sa place. Ngayon, pero sa ngayon nga, papunta ako ni Doro, magtitrain kami ng 100 dogs dun. Congratulations. And thank you so much. Maraming gracias. Thank you so much. Parang naisip pa nga yung ano natin eh. Hindi pa ako content. Okay, pero thank you so much. Ang namin natutunan sa'yo. Isa kang intelektual na Sabi ko kasi nyo, ano kasi, eto lang masasabi ko. Ako, bobo talaga ako. Yun yung term ko, bobo ko sa academics. Pero, confident ako pagdating sa common sense. Pero let me correct you ha, wala kasing taong bobo. No. Bobo. Wala taong bobo. Ang meron lang siguro
tamad or wala ka lang talagang interest wala sa ginagawa. Wala akong interest. So, ayun, diba? Skim, eh, wala bobo ka naman. Hindi, mas maganda yun kasi I don't know. Ay, proud! Cut natin dyan. Walang politics, walang politics. Wala, walang politics. Bawal tayo mabahira ng kahit anuman. Maraming salamat at pinaulahan mo kami dito sa iyong munting tahanan. Ang ganda, buddy. In fairness naman. Actually, hindi naman. Kasi ako rin nag-design. Hindi, maganda siya. Tawag dito, wala pa lang, konti pa lang yung mga gamit. Kasi nga, meron naman kasi siyang isang bahay pa. So, ayun. Ano lang niya to? Collection. Parang sports car niya. Collection niya din yun. Hindi, kasi matulungin kasi talaga siya. So, marami din talagang blessings na dumarating sa kanya. So, if I were you, kung nanonood ka dito, wala namang masamang tumulong sa kapwa natin, diba? So, tuloy mo lang yan. On cam or off cam, that would be fine. Kasi si Lord lang naman nakakita na lang. Ayan, amen. Yeah. So, thank you so much for thank you, mga amazing people. Thank you, my friends. I think that's all for now. Subscribe. Thank you so much. Subscribe lang kayo. Yup. Please don't forget to subscribe on our YouTube channel. My good friends, Tristan Huertas, amazing and very. Thank you so much. Bye. Yay.